guys, so nandito tayo ngayon sa may Espanya. Bakit? Dahil dito pa natin itong sobrang nag-trending na flavored siomay. No? Dito to sa may Espanya, Corner Adelina. So isang palit ng art lang siya. Meron silang iba't ibang klaseng mga siomay. Meron silang iba't ibang flavors ng kanilang siomay. Meron silang isa-isahin natin yan guys, tikman natin at isa-isahin natin guys at tikman natin kung masarap pa talaga sila. Actually, sa totoo lang, nakabalik na ako. Nakabalik na ako dito at nagustuhan ko kaya nga ako bumalik. Masarap talaga siya, pero kakain ulit ako. Let's go! Paglabasan, pila na naman dito. So, panoorin na natin guys kung paano na pre-prepare.
flavored siomay, actually binalikan ko lang to. Kung makikita nyo, nilagay na nila ako sa poster nila. Diba? Nandito, ngayon nagbabalik tayo para kumain ulit, para ma-share ko rin naman dito sa YouTube. So, itong in-order natin, order ako 3 pirasong flavor. So, in-order natin yung cheesy, mamaya pamay na natin yung cheese. Tapos yung Manila barbecue. Tapos, ito yung garlic. Garlic. Ito, creamy garlic sauce. So, ayan. Ito yung somay nila. Malaki din yung size niya. Natin. Crunchy pa rin, ha? Kaya na nakababal na sa sauce, crunchy pa rin. Kaya ako nagpabalik dito, guys. Kasi nagustuhan ko talaga yung kanilang mga flavored somay. Ay, bihira ito eh. Sanay tayo, flavored fried chicken, di ba? Pero ito somay, guys. Tignan natin yung iba pa mga flavors. Ito, guys, yung kanilang barbecue. Kanilang barbecue flavor. Kainin na rin natin ito. Lasang kasama yung barbecue flavor. Sinabi ko nga lahat eh, yung lasa nito parang yung sauce and chicken nugget sa McDo. Ganun eh. Panalo. Next naman, guys, yung kanilang cheese. Ito naman yung cheese, guys. Ayan, bubunahan sa puto. Sarap din yung cheese. Yung lasa yung cheese nila, parang yung powder na nilalagay sa mga popcorn. Nakakaroon. Actually, kahit dun sa 3 flavors na pinakita ko sa inyo, parayo eh. Ito creamy garlic, solid din ito. Creamy garlic and mushroom. Lasang-lasa mo talaga yung pagka-mushroom niya sa kamigit ng garlic ay flavor. Solid. Tapos yung kanilang barbecue sauce naman, yun nga, parang lasa ng barbecue sauce ng McDo. Diba? Tapos yung cheese, sinabi ko naman kanina, sobrang mura pa niya, halagang 55 pesos lang. 55 pesos lang, 3 piraso ng somay. Tapos, meron na silang turmeric rice. Yung rice nila, turmeric yung gawa. Kaya dilaw siya. Budget na budget din talaga. Diba? Tapos, kung ayaw niyo naman ng may rice, bukasin niyo ng 5 pesos. Diba? 50 pesos, 3 piraso. Pero siyempre, kung gusto niyo mabusog, 1 minute 55, 5 na lang dadagdag nyo. Meron na kayong rice meal, diba? Pero po, solid talaga, guys. Meron din sila isa pang flavor, yung kanilang red hot buffalo. Eh, di ako masado kayo sa mga kailan ko na kinuha yun. Pero masarap din daw yun at isa rin daw yun sa kanilang bestseller. Lalo na doon sa mga mahihilig sa mga mga spicy. Pero grabe to, guys. Makakadami talaga ako nito. So guys, ito si Boss Santi, siya yung may-ari ng munting somayan dito sa may Espanya, yung talagang nag-trending na flavored somay. Boss, paano yung naisip yung pag-i-leader ng flavored somay? Sa lahat ng mga pwedeng ilita, bakit flavored somay? May hindi po kasi kami kumain ng partner ko sa mga chicken wings ko. So, naisip po niya na paano pag nilagay po namin yung mga flavor ng mga paborito namin chicken wings sa fried somay, yeah. Kailan nyo sinimulan ito? Sinimulan po namin ito August lang po. August 2023. Wala pa po yung 1 year. Wala pa. Tapos tinangking kagad ng mga tao. Oh, kasi guys, masarap naman talaga. Tsaka ang napakaganda yan, sobrang pura ka, 55 pesos, may rice ka na. Di ba kayo nalulugi doon?
Di naman po. Sakto lang, sakto lang. So, boss, sa ngayon, on average, gano'ng karami na yung mga na-pitinan yung somay kada araw? Ngayon po, nakaka 1K pieces pa rin kami ng somay. Higit 1K. 1K pieces pa taas. Pinakamarami yung nabenta isang araw? Nung talaga pong kinikilangan kami, halos naka 2,000 rin po kami. Umabot ng 2,000 somay, guys. Umabot ng 2,000 somay. Iba klase. So, buti hindi kayo nagtataas ng presyo? Hindi po, kasi pang budget meal lang po, pang mga isigante, lalo na po nasa impact. Kuya, saan ba nila matatagpuan itong siomayan nyo? Sabihin mo na sa mga viewers natin. Matatagpuan nyo po yung flavored siomay dito po sa kabahan ng Espanya, corner Adelina Street. Sa harap lang po ng Lola Menas. At anong oras kayo nagbubukas? Nag-start po kami ng 12 po ng tanghali hanggang 7 ng gabi. Yun. So 7 hours lang kayo nagbubukas. Oo. Oh, guys, patayaran nyo kung gusto yung patikman yung kanilang napakalupit na flavored fried siomay. Ay, dito na nga yan. Araw-araw ba kayo nagbubukas? Araw-araw po, Sunday lang po wala. Oh, except Sunday, wala sila. Pero Monday to Saturday, bukas sila dito. So, sugod na kayo. Tikman nyo na rin. At ayun na nga guys, dito ko na muna tatapusin itong ating video dito sa... Ang pangalan na ito? New Belt Dogs Flavored Siomay. Sobrang solid ang siomay dito. Kaya kung gusto nyo tikman, try nyo na rin. Magpunta na kayo dito. Dahil hindi kayo mag-isisi. Diba? Purang-pura lang. Halagang 50 pesos. Tatlong siomay na yon. Tapos, 55 pesos may kasama ng turmeric rice. Anyway guys, that's about it. Sana nag-enjoy kayo sa video na ko. If you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to the channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.